So, tingin ko, no, still, next play dito will be the one to set the tempo dito sa laro na to. Look at that Yawi dito going for the ejector. What a pick of dito, Leo. Signature Yawi ejector into the turret. Binarel ni Rene J. That's one already, pero si Yawi nakakuha. So, again, still good for the economy. 3,100. Yeah, definitely. I mean, you would take anything, specifically on the early stages of the game. Kumbaga, yung pressure kasi, in terms of drafting dito, both of the teams are really capable on late game. Siguro, sabihin na natin, medyo favored ng konti dito on next play yung late game. Tapos, yung kumbaga, yung pambalasa nila dito, itong Harley na to, eh, mukhang makakakuha sila ng second pick off dun sa top lane. Walang kalaban-laban ang Angela ni Ben Sanity. Pinasabog. And again, it looks like top lane ang paboritong atakihin ng NXP dito. Kahit sino ipadala ng Cignal, mukhang papabagsakin nila doon, papatumbahin. Yes, kahit sabihin na natin merong mga shadow-shadow tong Hayabusa, Yawi, alam natin from time and time talaga, master niya to, itong Jawhead na to. Yung proper timings in terms of rotation, and given that dito si Aqua Boy, hindi pa na niya naman nahihit yung kanyang level 4, so hindi basta-basta siya makakatakas doon sa ejector unless nga, meron kang, medyo malalim dun eh, yung nagiging pasok niya rito with Rene J. Pero so far, dito, I think, next play is for they're doing well and even with the gold. And now, Rene J, naiwan siya mag-isa. Ooh, shadow kill! Sinamahan mo pa ng pagpasok ng tatlong membro ng Cignal Ultra. That's 1-4-2 currently. Pero makakaisa dito. Free turtle for NXP. I think it's an even trade kahit papaano, no? So sabihin na natin, nakuha doon si Rene J. Pero ito, I think, H2O dito, this would be the kicker talaga para sa side ng Nexplay Esports. Nakita mo yun, mag-isa niyang ginawa yun. One of the reason din siguro kung bakit the late nagpagpunta doon nung tank and support ng Nexplay because they were actually zoning out the turtle for H2O. So, yeah, still, Nexplay dito mga kaibigan, they are on a roll on the early game and if they keep on doing this, Cignal Ultra really needs to think twice kung paano magiging approach nila sa sub-sa mid game. Yep, and currently, no, anong level? Three minutes in, si Ben Sanity wala pa rin siyang heart guard. Mm-hmm. And the fact that kailangan gamitin ng Cignal Ultra ang heart guard as a defense mechanism para maligtas kung sino mang pipiliin H2O para i-deadly magics, medyo mahirap ang sitwasyon ng Cignal ngayon. Ahead ang NXP ng 500 gold. Janus, naghanap ng target. Sword intent, palayo. Yawi again, going into the bush. Papasukin. Smart missile sa tamaan ng konti. Oh, that's Ben Sanity. Sinisilip niya lang talaga. And that's one of the reason din, no, na kung bakit sa puro sa top lane din yung nagiging pick off dito na side ng next play. It's easier to kill the Hayabusa compare sa isang Benedetta. Sabihin na natin dito, both sides ng Cignal Ultra could be able to hold their own lane. Hindi sila basta-basta man papush. They have a decent minion wave clear. Pero in terms of pick off, you would still go for a next play. Kumbaga, next play dito, iniisip lang nila sino ba ang pupuntahan natin. Sino ba ang mawawala sa position. And I like what you said kanina, no, na matagal mag-level 4, yung ating Angela dito is actually being passive. Kasi parang hinihintay niya lang na dumating yung minion. And this is something you wouldn't want. Pero wala rin sila kasi talagang choice, Leo eh. Kumbaga, hindi sila pwedeng maging aggressive because the type of depth that they have, eh medyo talagang sabihin na natin, kailangan pang magpainit, kailangan pa ng konting items, and kailangan pa ng mga skills. And now, next play are really going inside the jungler dito ng Cignal Ultra. Ito na, pumuporma na. Yawi! Bumaboundary lang dito. Blocking out the rest. And there you go. Nagahanap si Ben Sanity dito. Ben Sanity looking low. Napasabog. Hindi man lang. Napag-hard guard. Turtle going over to H2O. Umaari ba dito si James sa likod? Mapapatay niya ba si Janus? Flame shot by Keke Dot. But Aqua Boy goes down. 2-3-4-none. NXP in the lead. James binubuli si Rhea. At makuha pa turtle. Rob, nakuha pa nila turtle. Oh no. Next play is indeed on fire. Mukhang ito na nga yata. Sabi kanina ni Butters, he actually watched the vlog of Doggy. So, nararamdaman ko ang ugong ngayon sa bootcamp ng NXP. And this might be it. Kung matutuloy nila to, Leo, Cignal Ultra is really having a hard time. Kahit sabihin natin dito magamit yung hard guard. Ejector sa isa, kaya kinat pinasok, nag-flicker, papasok. Janus, ginamit na ang Alecto final blow. No out for you. Rene J gets a kill. Kakabuhay lang ni Janus. Nawala at nabura na naman siya bigla. Meron silang consolation dito. Aqua Boy getting H2O. Pero kapalit doon, mapapatay naman siya ngayon ni Rene J. Baka Rene J to. Ang asim ng NXP para may bawi
ang Cignal. Tapos binalikan pa lalo. Again, hindi nakatakot para sa NXP na paabot nito late game dahil meron silang Claude. Yes, napabuo nga ako dun eh. Nung kinanta mo yung baka Renegade ito. Whoa. Pero now, Renegade dito is on the lead. He actually died once to the Hayabusa. Pero right now, mga kaibigan, Cignal Ultra is how... Hindi nila makita yung groove nila dito, Leo. They don't know how to approach. Hindi, parang, hindi sila ready. Specifically sa mga objective na meron tayo on the early game. Yung mga turtle, hindi nila kayang i-zone out. And look at that. They are, sabihin na natin, nagiging passive. Yung dalawang, yung sustain nila dito. And not only that, even their assassins. Oh! Oh no. Renegade, nag-blazing duet para sa isa. And I think it's worth it, Rob. I think it's worth it. Ultra Almado lang ang Cignal. Spreading out across the map. Pero ang sagot ng NXP, hindi, gusto namin laban eh. Oo. Gusto namin laban. Nexplay, hindi sila kalmado dito in terms of getting kills. Look at the yung board natin dito. 9 over 2. Right now, they're just picking on kung sino kukunin nila dito. And for the side of Cignal Ultra, they're actually trying. Makikita mo doon, Aqua Boy is trying to be aggressive and even Janus. Kaso, yung early lead ng Nexplay talaga dito, nagpapahira para sa side ng Cignal Ultra. Sabihin na lang natin dito, Leo, na parang itong mid-turret na to, mid-outer turret na to, ito na lang yung nagiging hadlang sa pagkapanalo ng NXP. Kasi pag once na nawala yan, I don't know, di ko alam kung saan na ngayon magpa-park yung mga assassins and yung mga members dito ng Cignal Ultra. Sobrang late na ng mapa ng Cignal Ultra kung mangyari yon, Rob. And right now, NXP is forcing another fight up top. Si Rhea papasukan pero hindi mangyayari. Vinsanity has to cancel the heart guard. Another kill goes to NXP. Rob, meron akong tatanong sa'yo ha. Unless biglain to ni Yawi, naghahanap siya ejector with a thumbs up. Makikita si Vinsanity, hold up, walang heart guard yan. Okay, masistan siya ng konti dito. They're gonna go for the purple Janus na naawan siya. Okay, si H2O talaga, man, feeling ko may dugong snatcher. Meron hanggang talaga ngayon, kahit as Harley, parang meron pa rin eh. Kita mo eh. Grabe, grabe, that poker tricks into red 3. And ito yun, going back doon sa pagpasok doon ni Yawi, grabe yung confidence niya. Look at that unstoppable force. Wala na silang paki, talagang papasukin. Even with the puppet on the strings na magagaling with Vinsanity, he doesn't even care. Kasi walang damage ang Cignal Ultra. Kaya silang tankihin ni Yawi. Kahit sabihin na natin lima pa sila, as long as may support dito from the damage dealers ng NXP. And look at that, Janus, mawawala na lang bigla. Another one, James. Pulling the diversion. Nanggugulo lang siya dun sa kanan para mas maganda ang pagpasok ng front lines ng NXP. At sino yung front line na yon, Rob? Si Yawi. Tingnan mo to. Sasabihin ko sa'yo kanina eh, di ba nag-set up ako ng tanong? Ito yung tanong ko, meron bang Phantom Core ang NXP? Sasabihin ko dapat si Rene J yun, di ba? Ang galing niyang bumaril eh. Blazing Duet sa isa, sure ball, patay. Mm-hmm. Pero parang si Yawi yata yung Phantom Core. Yeah. 407! Exactly. Kumbaga, ano yan, hindi niya sinasadya na napapupunta sa kanya yung kills. Ganun siya. Just that sobrang squishy ng Cignal Ultra, even with smart missile and just injector na manggagaling dito sa Duet. Oh! Nabubura ang Cignal Ultra. Look at that, Rene J. Being very confident doon, Leo. Going into the back needs. Ano siya eh, kumbaga, kaya niya eh. Parang walang papasok sa kanya. Isipin mo, sino ang hard CC ng Cignal Ultra? Puppet on the Streaks? Kumbaga, para mong pakukuluan pa yun eh. Patatagalin mo pa bago kumapit yung stun nun. Pero aside from that, walang crowd control ang Cignal Ultra. Yup, and kung babasahin na natin yung lineup nila, ang gusto nila, maguluhang laban. Gusto nila scattered. Ito yung essentially game 2 nila kahapon laban sa Bren Esports. Mm-hmm. Pero dito sa NSP, hindi gumagana eh. Kapag ang kalaban mo, NXP, na G, mag-ML, uhaw para sa panalo, parang mahirap. Here we go. Oh, heart guard, sineset mo dito. Janus, mapapasukan ni Vinsanity, pero makapag-lord muna ang NXP. H2O securing the take. That's going to be a back out. Aqua Boy, sumisplit push pababa. Flame shot, pero macho-choke out dito si Janus. Worth it ba yun, Rob? Definitely worth it. Kung isipin mo, no, the only one who's zoning out the rest of Cignal Ultra was actually Exhort, at kinukuha na nila doon yung Lord. And for this one, this might actually seal all the outer turrets, or actually itong isang nag-iisang inner turret sa Cignal Ultra, or might as well, baka makakuha pa sila ng base turret dito. Sobrang hirap na sitwasyon ng Cignal Ultra. Rob, nangyari na yung kinatatakutan nating mid turret, yung tier 1 na tanggal. And of course, pati yung tier 2 sa gilid. So NXP has really given Cignal Ultra a hard time dito. Wala nang pagkukuhanan ng farm. And so far, I think, kung bakit walang damage ang Cignal Ultra, is hindi nila mabigyan si Janus ng farm. And kung sino isa pa, si Aqua Boy, hindi rin makahanap ng maganda shadow kill kasi
at least dalawa o tatlong magkasama ang NXP parate. Yes, and not only that, who do you think ang kayang i-burst kagad? Sabihin na natin, Janus is getting good items, no. Meron din siya. Pero who are you gonna burst? Diba? Probably H2O pagka nagkamali siya ng hat-trick. Yep. Exhort would be hard with the Order of Brilliance. Mayroon. Even James is too tanky right now. I don't think na makakakuha ng pick-off dito yung kanilang Benedetta. Yep. So, again, all-in burst. At nakakatakot yung isipin na one-hit wonder lang. Mm-hmm. Diba? Yun lang ang kayang ibigay ng Cignal. And right now, hinahanap nila yung window na yun. Lord, dito, babagbagin ang bottom lane. That's going to be... Oh! One more. Janus, nabuhay pa. Vinsanity, nagbaback out na. Yawi might go down here. Blazing do it. Yawi traded out for Kekedot. Top lane, babalagbagin na rin. That's going to be two inhibitors for NXP. Cignal, kaya pa ba nila i-clear to, Rob? I don't think so. Well, one member lang naman dito ang nawawala for the Cignal Ultra. And I think it's all worth it for the side of next play. Kumbaga, hindi nga natin in-expect na dalawang base turret and... Next play, I think they want to end this one deal. Yep. Oh, the burst on Renegade plus one. Wow, base na lang. That's it, ladies and gentlemen. NXP takes game number one. Cignal Ultra. Feeling ko Ultra Almado lang. They have to stay in this. This winning moment right here, ladies and gentlemen, is brought to you by Oppo A94. Experience gaming at full speed with Oppo A94. Available starting March 26. From KK Dot, I think they could potentially get the early game. Uh-huh. Pero that pick, kumbaga sabihin na natin dito for the side of a Cignal Ultra, medyo conditional din eh yung kanilang yung mga kanilang winning condition, given that sa NXP alam natin kung paano magro-rotate yung kanilang mga heroes. Yep, actually dito sa game number 2, welcome to the Land of Dawn, we are now witnessing Cignal Ultra versus NXP. Hindi ako magugulat, Rob, kung ang gagawin ng Cignal Ultra ay kapit lang, kung hindi nila aasimin masyado at aantayin nila na maaporma si Aqua Boy. Mm-hmm, yes, and I like Leo kung paano na ina-approach to ng Cignal Ultra, na hindi sila ganon ka-aggressive. Mm-hmm. Hindi nila in-invade doon yung Roger. They know na kaya naman nilang sumabay on the early game as long as Janus gets its buff. Kumbaga, hindi siya ma-disrupt agad-agad. Mm-hmm. And this top lane, this is probably a staple. Kumbaga, parang pwede mo siyang iwan eh, na okay lang yan, dalawa na yan dyan. Yep. I think slightly James na advantage with Drea in terms of the hero. Mm-hmm. Pero I think yung first turtle natin dito ang magdidikta talaga ng tempo, and that's where KK Dot has to shine para makuha nila ang early lead dito against Next Play Esports. Yep, 30 seconds about dun sa ating unang turtle, and yun na nga nangyayari, Rob. I think Cignal Ultra, maglalagay lang sila ng boundary. Hanggang dito lang kayo, guys. Pa-farm lang tayo hanggang dito. And si Rhea lang ang pwedeng mag-cross. Sa total, si Rhea lang or traps ni Kekedot. Pero tingnan natin ito, H2O level 4 na. Nailabas na ang Mountain Shocker. Namataan ng Cignal Ultra. Alam nila kung nasaan ang bawat miyembro ng NXP. And currently, Bensanity still at level 2. Not much of a catch. Arrow, binato ni Kekedot. Plus, Bensanity with the lance, binato. And, tama lang, di ba? Again, hindi tayo tatawid. Mm-hmm. I like the timing na ginawa doon ng Cignal Ultra. Kumbaga, sinubukang parang ikometic clans muna ni Bensanity together with the arrow coming from Kekedot. And this is a great start for Cignal Ultra kung makukuha nila tong turtle na to, kasi I don't think na ready sa formation doon ang NXP. Cignal Ultra finding, sabihin na natin hindi man nila nakuha yung kill, but that arrow, ito talaga yung magdidikta ng, sabihin na natin, the first 5 minutes of this game. Yep! Oh, Rene J, mababa na gamitan na nga ng crossbow of tang. Dalawang target, Aqua Boy gets first blood. Oh no, Cignal Ultra, medyo na nakukuha nila yung groove nila here on the early game on game number 2, and that Imperial Justice, would that secure the kill para kay Exhort? Nako, na-timingan. Pero mukhang sapat na nga, Kekedot. Yes, the answer is yes, secures the kill. And medyo nagigilang ng konti si Kekedot. Inunahan niya yung abyssal arrow. Grabe, grabe. Cignal Ultra, that arrow once again. Kung walang purify dun si Renji, another kill for Cignal. Pero medyo malalim dun si Kekedot. Way of the Dragon sa Tore. And a good kick coming from Yawi Leo. Tingin ko, this is a better game. Kung baga kanina, sabihin na natin it's a one-sided for next play. Right now, medyo kuma-counterpunch ngayon ang Cignal Ultra. Yep, and dito natin masasabing medyo nasa 100% ang parehong team. Mm-hmm. Kung yung Cignal Ultra medyo may unorthodox draft kanina, ngayon,
they have all the weapons. And I think, tapos na sila dun sa kanilang full defensive strategy. Kaya nilang tumawid, kaya nilang mag-asim ng konti. Yawi, taking a few hits. Lance by Vinsanity, arrow misses. Nag-side trip lang ng konti ang mga miyembro ng NXP. And they disengage. Yawi, oh, Yawi. Naghahanap ng Death Bush. Oh, oh, Way of the Dragon sa isa! Matatamaan siya dito. Vinsanity, H2O. Gonna go for the jump. Imperial Justice palayo. Oh, that is very fortunate para dito sa kay Rhea. Kung wala siyang flicker doon, I think, or rather, Vinsanity, eh, mapipick off siya doon. Ang ganda ng synergy na ginawa doon ng Sipa. Tapos, naka-dark doon si Exord. Buntikang maburstan doon yung Sylvana. And look at this. Cignal Ultra, they're finding, nagiging aggressive sila dito on the early game. Yep, muntik na nga naawa ni Rhea ng purple buff dito si Roger Tall aka H2O. But now here's second turtle. Turtle number 2, una napunta sa Cignal Ultra ngayon. May ilalaban ba ang NXP? Masastand dito. Aqua Boy gets the turtle. Babagsak dito ngayon si Yawi. And so far, good. Cignal, 2 out of 2 team fights. Yes, and not only that, this is a lineup with 2 marksman given that this is a 1-1 na nakakakuha ng kills. And we all know na sasabay talaga tong 1-1 na to dito sa mga damage dealer na NXP. Looks like Aqua Boy, maganda ang early game. And even Rhea trying to get the orange buff doon ni H2O. Ginigil dito. Ang daming ult na ginamit ng NXP para talagang matodas si Rhea. But again, Rob, tama ka. Sobrang dami. Baka na buhay pa. They wasted what? An extra 2 or 3 seconds. And itong mangyayari dito for the side of next play. If this continues, sabi naman natin, it's still fair. H2O, hindi pa naman siya namamatay dito. Dire-diretso yung kanyang farm dito. Nagkakaroon sila ng mga trades, a mirror in terms of sa pagbasag ng mga turrets. That top lane might actually go down. Ang ganda ng positioning doon ni Yawi. Talagang inaabangan nila nandun si Rhea. Oh, si Rene J, naka-DHS na po yan mga kaibigan. Demon Hunter Sword, hindi na ganun kadali. Ang pagbubuli ni Rhea, but he's gonna get away with it. Rene J goes down. Bibili siya ng Oracle dito, pero tatlo ang humahabol sa kanya. Papasok siya dito sa Torre. Ang daming damage dito. Vinsanity gonna go for the protect. Wave the Dragon pa ilalim. H2O gets the kill. Vinsanity sabi niya, blackout na tayo. Blackout that na tayo. Is a miscalculation coming from the side of Next Play. Akala nila hindi tutuluyan ni Rhea. And given that wala namang ding execute itong isang Uranus natin na to. And I think Yawi wasn't even aware na kailangan niyang bumakap doon nung nakita lang niya na agad. Yes, indeed. So, though they have a trade, nakuha rin naman nila doon si Rhea, that is also a space created para sa side ngayon ng Cignal Ultra. Kaya na-push nila ang bottom lane. Libreng-libre yun. Now, Rene J, maka-round 2 ba? Nice lang. Oh, nahuli pa nga ng Imperial Justice. Kaya that last resort, Blazing Duet. Hindi yan sapat. Down goes Rene J. That comedic lance, time and time, nakikita natin, yun yung ano eh, kumbaga parang nagsisimula ng mga team fight katulad kanina sa Turtle Pit. Pag sundot doon ni Vinsanity, doon nila nakuha yung Turtle and kinlash nila yung Nexplay. Ngayon, ganun na naman, that pick off parang laging nagsisimula talaga dito with the Sylvana and also yung arrow dito ni Keketa. Looks like the tank support of Cignal Ultra was really on point on this game. Yep, Rob, nagising na si kuya mo Vinsanity. Nagising na. The Vinsanity is online, ladies and gentlemen. Kung kanina si Yawi ang humahunting sa mga miyembro ng Cignal Ultra ngayon, si Vinsanity na alongside Kegeda, to be honest, parang 1-2 punch yan eh, combo. But look at this, dire-diretso lang ang push ng Cignal Ultra. Arrow thrown out by Kegeda, naghahanap ng target. Rene J, umi-invade na. Is this the right answer, Rob? Ito ba ang dapat gawin ng NXP? Kasi mukhang matatalo si dito sa teamfight sa may River Yawi na huli ng Imperial Justice. At ito ang Crossbow of Tang. Mag-lightning dito si Exort, but the damage is real. That's going to be the jump by Vinsanity. Comedic Rush with the stun. Rhea gets the final blow. Ang sinasabi rito ng Next Play, they are not willing to take fights pa, Leo. To answer the question, your question kanina, is this the right approach? I think ang ginagawa nila dito kasi parang hinuhold na lang nila tong early aggression ng Cignal Ultra. They're trying to drag it into the late game para makasabay sila, like give an item dito kay James, magkaroon ng items dito si Rene J, and from there they could potentially itong Selena na to, sabihin na natin maganda sa early game, pero as long as tumatagal, look at that James. Alam ni James that this is the only way he can do this. Now, Aqua Boy chasing down. Masasalubong siya dito ni Janus. Charge the arrow! 4-3! Alam mo yung parang pana coming from the one. Alam mo yung parang nag-connect doon. Para siyang natuhog. Oh my!
Nexplay, they're somehow struggling here in the mid game nitong game number 2 na to. So Cignal Ultra, they have the tempo. The big question is, how would they want to go with it? Kumbaga, nabasag na nila lahat ng mga outer turrets sa mga side lanes ngayon ng Nexplay. Mm-hmm. Would they want to force the mid lane or they would like to get a freeze para sa side ng Nexplay? Now, going back, Bensanity. Nako po, nakahuli ng isa and the most abang stun sa abisan araw na nakita ko sa game na ito. Pero mukhang matutuloy ang pag-knockout ni Renegade dito sa purple. But Blazing Duet! Keke Dot! Nagsisi na. Nakuha dito ang orange ni Janus. May TP pa ngang konti, Renegade, gonna back out at isang malupit na sticker. I like the timings dito ni Renegade, no? Since siya yung nag-invade kanina noon, he also know. Pero ang magiging trade-off nito, probably the Lord. Pero it looks like marireset naman to. Pero wow, Renegade is actually acting on its own and it's really working for the side of Nexplay. Yup, may bawi. Tira mo to, naipush niya. Almost single-handedly, mga kaibigan, trinabaho ni Renegade kahit mahirap ang bottom lane. Alam mo yung may puso kan, Cho? Ganito yung puso ng Cho, eh. Yung nagbibigay ka ng distraction with the team and mm-hmm. you're just having... Kumbaga kung may Cho ka, meron kang Jeet Kune Do with a Shunpo na makakatakas ka agad. Kakayanin mo na lang. Oo. He just uses BMI. At ngayon, Cignal Ultra is torn whether mag-react pa tayo kay Renegade sa baba o... Ipo-force na natin tong Lord dito and go for a 5v4 matcha. Pero iniikutan na ngayon ng Cignal Ultra dito si Renegade. Mm-hmm. Ito ang katawang Claude, pusong Cho ni Renegade. Ginamit niya na nga ang BMI, ginamit niya na rin ang Purify. Namuntik na siyang masandwich dito ng Cignal Ultra. He goes to live another day. Tama Arab, feeling ko ito si Renegade. Siya ang natitirang pag-asa ng NXP para umabot sa mid-game. Tapos bumawi sa late game, Wind of Nature, binili na ni Renegade. Oo, and I think yung Purify na nakita nila with Renegade na ginamit doon sa pag-chase nila is also mm-hmm. a signal for Cignal Ultra. Yep. Medyo redundant yon na kunin itong Lord na to. Yep, tingnan natin, James, chuma-charge up. Nakuha ni Keke Dot ang Lord. Time to mamba out, sabi ito ni James. Masakit, masakit, masakit. Back out tayo, Exhort, tutulong. Rhea, nag-back out na nga, and... Nako, Renegade, ever the threat, pinipilit niya ang push, nag-iwan siya ng maliit na wave. Oo, and I like that Nexplay na hindi nila finorse na i-contest yon kasi given nga na cooldown ang Purify ni Renegade doon and we're in nandun ang gagaling mostly of their damage. H2O dito, sabihin na natin, hindi pa rin naman siya namamatay dito sa game pero they are not finding the right moment. Kumbaga, maingat ang paglalaro dito ng Roger ni H2O. Both marksman natin dito, it will be the key para dito sa match na to. And for Cignal Ultra, they are finding the ways on getting the kills because of the Arrow and the Imperial Justice dito ni Bensanity. Here on the bottom lane, I don't think na hindi mababasa, hindi agad-agad makukuha to ng NXP since they also have the damage. But look at Rhea going inside the base of next lane. Ito yung trademark Rhea, umaayaw ni Edge lang sa likod. May nahuling isa, H2O goes down off of Bensanity's Imperial Justice. Apat na lang titira para dumipensa para sa next play. Mababansagan bang Mr. Game 3 si Coach Yeb Meister? Babagsak na rin ang bottom lane. Lord marching in. Keke Dot throws an arrow. Yawi, Blazing Duet ni Renegade dito. Oh, pero may sagot ang Cignal Ultra. Ito ang crossbow of tang ni Aqua Boy. Base na lang ang puhunan. Ladies and gentlemen, Cignal Ultra secures game number 2. Oh, wow. Nagawa ng Cignal to on brand getting game number... Dalawa na to, pero given that it's not gonna be a feeding Diggy strategy since meron siyang Aegis dito, pero gamit pa din to. I mean, with this ultimate, pwede, ang dami niyang pwedeng cancelin ng mga ultimates dito coming from next play. Mm-hmm, pwede niyang kainin lang. And again, the Aegis is there to make the take harder. But hold up, ano nangyari doon? Wait lang. Nanakaw! Nanakaw ni Bensanity! Oh no! That is very crucial. At nagkamali tayo. This is indeed a feeding Bensanity Diggy. Nako, ito ang magiging malaking problema. I mean, itong side lanes dito ng Cignal Ultra will just have a good time getting all the resources that they need. Dahil bibigay sa kanila ni Bensanity lahat ng space ng yon. So, magre-react ngayon dito ang next play dito sa Diggy na to. Mm-hmm. Forced to react now, Exhort. Tatlo na ni Rhea at ni Keke Dot. Ladies and gentlemen, ang konsepto ng Diggy Strat ay essentially bibigyan ng kills nung Diggy yung mga hero ng kalaban tapos
papasamugin nung mga miyembro niya. And right now, it's working to a TK na tumatalon pa loob. Bensanity again, keeping up to his main strategy. Naku po, si H2O! This is gonna be a hard link game, Leo. I mean, wala kang makukuhang bop sa ganitong ginagawa ngayon dito ng Cignal Ultra. Next level to. Rob, this is not crazy. This is Bensanity. Mm-hmm. Hindi niya kailangan ng retrieve. Oh, ages no. Lang. Grabe. Cignal Ultra is actually giving us an excitement dito sa game number 3 mm-hmm. against a Nexplay. Exotic. Oo, totoo. Exotic. Tapos yung sideline kasi dito ng Cignal Ultra, parang ano din eh, pushy din eh. Kumbaga hindi mo rin pwede, hindi pag nag-react yung mga sideline dito ng Nexplay para tulungan si H2O. Both side lanes ngayon dito ng Cignal Ultra will just keep pushing in and to the point na pwede nilang ma-choke out dito ang NXP. Mm-hmm. Dahil kung iingatan mo yung mid, dahil dun ka magpapadala ng tao, mababasag yung side lanes. Yes. And it's a lose-lose situation if that happens. Currently, medyo nababawi pa naman ang NXP, keeping up the gold lead, 6.3 to 6.3. Pero yun nga, si Bensanity, dun na nakatira sa jungle nila eh. Oo, ito pa ang mahirap dyan, oh, for the side to flex. Tapos na-shutdown pa doon si H2O. Yun, Rob. Yung sinasabi kong pinyata. Kumbaga, ano eh, parang pinatabaan nila si H2O. Tapos, isa-shutdown lang. Oo, isa-shutdown nila yun. Parang pipitasin lang nila. Oo. Then this gonna get the gold back doon sa mga nawala nila doon sa pag-feed nitong Diggy na to. And I don't think na makukuha ni H2O to anytime soon itong purple buff na to. Yep, papahirapan at papahirapan ni Bensanity. And I think, kita mo yun, meron siyang hesitation. Uh-oh. Papatayin ko ba itong Diggy? Kasi bilang na bilang yan, i-check nila yung kill score. And right now, Keke Dot pumasok dito, paloob, Tempest of Blade, mahuhuli ng isa. Yawi uses the Imperial Justice, babagsak ang isa, Keke Dot goes down. Bensanity susunod na rin, Yawi. Mare-reverse time, sasabog siya dito, H2O gets the kill, and this is all going for NXP so far. Lead 9-2, pero yun nga eh, pinyata to, pinyata oh, slot. Yes, and well, finally, H2O did actually get his purple buff. He actually has to use his retribution, so meaning to say, pag-respond itong turtle na to, baka hindi umabot ang retribution dito ni H2O, and Sylvana, Yawi, will be taken once again in H2O. Still not getting both of his buff. Rene J, delikado siya dito, Leo. Oh no, Cignal Ultra, yung tempo na meron sila dito sa early game, next player really struggling right now. Yup, nasa stifle, ika nga, napipigil-pigilan. Not in all in, ha? Not in one go, kundi paunti-unti, Tempest of Blades, para lang makalayo. Buff hindi pa rin nakuha. That's going to be H2O. Oh. Okay, Finch Boys, nakuha niya na, Rob. Nakuha pero, niya na. Pero pinatagal. Hold up, may isa pang laban sa top lane. Rhea gonna go down. Yawi gets the kill. Papasukin siya dito. At isa pa, bursted down ni Exhort Janus. This is a good comeback para sa side ngayon dito ng next play. Double buff ngayon dito si H2O. Nagkaroon pa sila ng mga pickup. Unfortunate lang na nakuha doon si Exhort. Pero they are going into the right direction ngayon dito, Leo. Kahit pa paano, hindi basta-basta pang napupush over ang kanilang side lane. Rene J and James are doing a great job i-hold yung lines dito sa early game ng next play. Yup, buff denial is the name of the game. And ang hirap nito, Rob. Ang hirap nito, Bensanity goes down, H2O, mababurst down dito ni Aqua Boy. Kung yung kalaban hindi ML yung laro, parang hirap sagutin. Uh-oh. Parang iba yung laro ng Cignal ngayon eh. Yes, and this only show that they really have a lot of strategies up on their sleeve. But right now, that first turtle will be taken by Cignal Ultra. Si Janus dito, still, he has a good farm. Hindi lang siya nakakakuha masyado pa ng mga kill dito. But right now, looking at the gold, sumasabay pa rin ang next play given that na pinapahirapan si H2O nung early game. Sobrang gutom, sobrang uhaw ni H2O sa farm. Men, 300 gold lang yata ang pinagkaiba nila ni Bensanity. Ganun kahirap. Again, yung post 5 mo, sobrang yun yung pinakamababa ang gold, ah. Mm-hmm. Si H2O pa yung kasunod sa kabila. Yes, mas pwede nating sabihin dito, H2O hindi siya yung parang magiging main damage dealer nila dito para sa laro na to. We have to rely on Rene J and together with James. Kumbaga, pinahirapan nila si H2O, pero Cignal Ultra, they also have to think in dalawang side lane ng next play kasi they also are getting farm kahit papano. Yup, and yun ang kailangan maisip ng NXP. Kailangan na nilang i-transition yung dalawang side laners now. Ito na naman, laban sa may orange buff. Exhort, tinutulungan si H2O. Finally, the buff goes towards NXP and
hindi nila papansin ni Bensanity, ito ang tamang laro. Ito ang kailangan mong gawin para hindi matuloy ang Digi strategy. Pero yun nga eh, parang iba eh, counterproductive siya eh. Iba siya sa pag-iisip ng normal na ML. Pero ito na nga, Renegade, nag-aharap ng target. Pop the old Tempest of Blades, palayo mo ang papatayin ni Bensanity. Okay, nice! Release control, pero mapipilitan. H2O, mag-survive ba siya? Yes! With 1 HP and a dream, makatakas pa nga. Keke, that shutdown. Oh no, Cignal Ultra. Yes, they do our work on the early game. Pero ngayon, next play, they're finding their groove here on game number 3. And even with James, ngayon, going back dito with Cignal Ultra's winning condition. Yes, na-shutdown nila si H2O. Pero how would they go against this Benedetta here on mid-game? James is making it work. Again, si James, 4-0-0, ang dami ng stacks sa Festival of Blood. And ang kasagutan niya lang naman doon, si Rhea na gumagalaw din naman. So, you're right, Rob. Exactly, you're right. Ito ang ang pag-asa ng NXP ngayon. This is the second turtle of the game, if I'm not mistaken. Medyo natagalan ang take ng Cignal. And no contest. Because again, ang Ling ni H2O sobrang gutom. And ngayon, doon siya tumitingin sa kabilang side ng mapa. And I really think, no, na it's the correct play then for the side of Nexplay na huwag i-contest na yung turtle. Hayaan nyo nang kunin lahat ng Cignal Ultra yung turtle na yan. As long as we get the kills, as long as we're not dying, and as long as we are still farming. Aha, and doon sa isang pagdepensa sa orange, bumagsak si Rhea at si Bensanity. Almost na si Kekedat, almost nakita ko muntik nang bumagsak. But currently NXP, I think they figured it out. Nagets na nila na okay. Ito tayo. H2O, parang sila pa, ikaw pa rin yata yung pinag-iinitan eh. Hindi nila gets na tatransition na tayo sa side lanes. Oo. Saka, this is also the time na hindi na magiging effective yung feeding strategy ng isang Digi. Kumbaga, mag-transition na siya as a full support para sa Cignal. Pero Rob, meron naman din ibang hero ang Cignal Ultra. Yawi, kamunti ka ng maisan dito ni Aquaboy at ni Janus na napaganda rin naman ng farm. Papabagsakin ang first tier 30 dito sa mid-exort. Muntik nang ma-burst. Bensanity still maintaining the pressure. Dito siya talaga natira sa may buffs ng NXP. That could have been a double kill, triple even for Cignal. Yes, and going back dito, no, for Nexplay, Leo, no. So I like what H2O is doing right now. He's doing the split pushes dito. He's trying to get a reaction, or probably makakuha siya dito ng mga Lord. And kumbaga, lalaruin na ngayon to ng Nexplay yung mga split pushes nila dito. Pero this is a good pick-off in case na makuha nila ulit si H2O. But no! Wow! With the reverse time, tapos inabangan pa siya sa likod dito ni KK, that it's still H2O managed to stay alive. Yep, and essentially patintero ang laro ngayon ng NXP at Cignal. Naghahanapan sila ng target at piling-pili lang ang gusto nilang target. Ayaw na nilang magpadigi feed. NXP looking for one. Nakapag-ages na si Bensanity. Phantom execution ni Janus. It's too late. Bensanity goes down. Buhay pa ang lahat ng miyembro ng NXP. Down goes Janus. Mukhang may bawi. Rhea, looky low. Tatakbo sa ilan ng tore. Not gonna be enough. Imperial Justice ni Yawi dito. 3 down, 4. Cignal, all still standing sa NXP. Walang bawi si Aquaboy. Kekedat naghahanap ng timing sa may likod. Meteor Shower to clear the wave. Kaya pa? Oh no! Ito magiging mahirap ngayon dito, no, for Cignal Ultra. Pagka naging ganito na yung gameplay, yung habol-habulan, lugi sila dito. Kasi kung iisipin mo, next play dito, they have all the mobility that they have. May flinch poise tayo dito na manggagaling sa kay H2O. Uh-huh. Tapos may flowing blood with Drainage. Parang ang hirap habulin. Yes, they have a hard crowd control with the Way of Dragon dito ni Rhea. Pero after that, what's gonna be it? Isa lang yun. Paano tayo maghahabol? Pipili sila ng target, Rob. Indeed. Mapipilitan silang pumili ng target. And if they get the wrong target, again, there's so many wrong targets on the side of NXP, nako, kukulangin ang Cignal, which is why at least for now, mid-game, ladies and gentlemen, okay na okay pa ang Cignal Ultra. Pero yung NXP, mukhang nalaro na nila ang early game ng Digi strategy. Nuggets na nila. Nuggets talaga nila. And H2O's, siya pa rin ang apple of the eye, ang target dito ng Cignal Ultra. Pero he still managed to stay alive. Ganun kadulas ang Ling ni H2O. Yup, sobrang dulas. Magaling mag-parkour. Oo. Essentially. Magaling mag-parkour. Yun ang laro niya. And kung ang laro ng Cignal hindi ML,
NXP rin, parang H2O, ibahin mo na yung strategy mo, man. At least hanggang makapag-stabilize tayo. And that's the key here. That's the only reason why NXP is maintaining the lead and still making these team fights hard for Cignal, Ultra, Janus, lalaroin ni James dito, who now has 6 stacks, maximum stacks na. Oh, papasabugin si Kekidat sa may likod na huli ng Imperial Justice. Pumuporma na para sa Lord ang NXP. Delikado, delikado, Leo. Medyo nagiging irrelevant na dito si Kekidat. Kumbaga, may makunat na yung mga members. The only thing na posible na ma-burst down niya dito was actually Exhort. But Exhort, he knows his position. Alam niya kung saan lang siya pwedeng mag-stay. And look at this, Cignal Ultra, delikado sila dito sa gitna. Time's journey dito ni Ben Sanity. Is it enough to save Rhea? Answer is yes, Jano. Sabi niya, back muna tayo guys, clear muna ng waves. And even Cignal, who now is also on the defensive. Parang interesting ang magiging susunod na magalaw ng mga team dito dahil walang definitive na makakapag-Lord. Walang libreng Lord. Wala talagang libreng Lord. Pero kasi this is still working for Nexplay. As the game prolongs, habang tumatagal to, mas lalong nagde-depreciate ang value dito ng dalawang heroes ng Cignal Ultra. Itong Natalia na to and itong Diggy na to, this might not actually help them on the late game. Pero tingnan natin, nahuli na Wave of the Dragon sa may taas si James. Electo final blow pa, layo. He's going to fighting back. Maganda ang stacks dito ng Festival Blood. Dan ko Shaker at nakaisa na siya. Isa pa ba? Rhea, nastan dito ng eye for an eye. Naka-double kill si James. Janus goes down in mid lane. 4-5. Wipeout. Naubos na ang Cignal Ultra. Oh my God. Pang TikTok yon, Leo. Yung ginawa ni James doon. Yung sinayaw-sayawan niya doon. Yung mga members ng Cignal Ultra. Ubos ngayon ng mga miyembro. And mukhang kaya nilang tapusin to. Dediretso yun na nila, Rob. It's what? 1 second, Aqua Boy coming out. Enough ba ang clear waves? No! Mahuli si Yawi dito, pero sobra-sobra na, sabi ng NXP. The drought is over. Nakapanalo na dito ang Nexplay Esports. This winning moment is brought to you